Brothers on the Wheels, dahil wala pa yung Euro Motor Samurai 155, eto muna ang ating iikutan, ang bagong labas na scooter ng Kiway, the Icon 150, ang upgrade version ng Icon 110. So ngayon mga brothers, dumayo tayo ngayon dito sa Mitsukushi Hermosa Bataan para ikutan ang bagong scooter na ito. Kaya let's go, sa go! Get ready, drop the beat! Flex it! Here it is mga brothers, ang bagong scooter ng Kiway. Ito nga yung Icon 150. So ngayon mag-walkthrough muna tayo para makita natin yung kanyang body design. In my opinion mga brothers, para sa akin ha, para siyang kapatid nitong Euro Motor. So gusto niyo magkaroon ng idea. Yan na, nakasayan pa kulay nito, no? O, di ba? Hindi sila naglalayo, palagay ko, pagdating sa dimensions, alright? No, itong Icon 150, para sa akin mas aggressive yung ano ah, yung itsura niya, lalo na pagdating dito sa front facing, no. Ganda, naka-split headlight tayo. Kitang-kita yung daytime running lights niya rito. Ayan, and then pagdating dito sa chest, iba rin yung approach dito, naka-gloss black finish tayo rito. And then meron tayo rito yung premium looks na emblem ng Kiway. And then ito, gusto ko dito, mas mataas yung windshield niya kumpara doon sa Model T. At least kahit papaano, nataba na ng konti yung digital meter natin dyan. Alright, pagdating sa gilid, meron lang tayo ritong simpleng decal na ginawa ng Kiway. May 150 rito, may black, yellow, green, and then whites. And then naka-connect dito yan sa fender niya. And then meron tayong Icon dito. Kabilang side, may makikita rin tayong same approach din ng Icon 150 at saka stripe dito ng decals. Okay, pag sumay profile yung motor, ganda rin eh, no? Ito, gusto ko to. Oh, something na parang bihira ko makita sa mga ibang scooter, no? May papasok, merong parang air intake dito, di ba? Mas sporty look. And then meron tayong malapad dito na floorboard o gulay board na paglalagyan ng ating mga gamit. Alright, check natin yung side stand. Ba, pulido ha, pero wala siyang side stand skill switch. Alright, meron tayo rito nga silver na solid grab bar na bakal. Ayan, napaka-sturdy niya oh. Walang kaalog-alog. Diba, same approach din dito. Meron tayong Icon dito na decals. And then 150, no? At meron tayo rito ang accent ng yellow-green na kulay white and then black, no? Tapos meron dito ng Euro 3 na sticker. Then may sticker pa ba dito sa baba, no? Isa ito sa mga nagustuhan ko, yung tapakan ng pillion. Napaka-premium, nagkiklik yan. At ito po eh aluminum. Alright, so pag bumunta naman tayo dito sa kanyang likuran mga brothers on the wheel, iba rin naman, no? Mas malaki yung ano, mas malaki yung taillight nito. And for me, mas stylish siya, oh. Ganda, oh. No, may cuts dito, matulis yan. At kahit nakalabas yung turn signal lights niya, okay lang naman, no? Hindi naman baduy dahil nandun naman sa mismong fender. Alright, so ngayon mga brothers, inspection na natin yung motor ng malapitan. Unahin muna natin yung upholstery check, no? So meron tayo ditong single tone na upholstery mga brothers. At makapal naman, masasabi ko, magandang stitches na ginawa ng Kiway dito na double stitches. Yan, puti pa nga yung kulay para mag-highlights, no? At buksan natin yung compartment. Ayan, meron tayong malaki ritong compartment. Para guys, hindi kakasya rito ang ating helmet. Siguro half face, pero huwag kayong mag-worry. Meron naman tayong helmet hook kung sakaling may sabitan ng inyong helmet. Makakapagsabit pa rin kayo dito. Pero yung U-box niya, makakapagdala pa rin naman kayo ng mga essential pagdating sa inyong mga dalahin. Tank capacity ng motorsiklo is 5.4 liters. Ayan, madali naman buksan yung tank cap at nandito pa yan sa ilalim ng upuan. Pero no worries mga brothers, dahil hindi na kayo maglilipat ng susi dahil meron na siyang seat buttons dito sa kanyang ignition switch na shutter key ang pagkakagawa. Okay, so upo tayo ngayon sa motorsiklo para makita natin kung anong meron dito sa kanyang cockpit, no? For me, masasabi ko, nag-i-improve na yung gawa ng Kiway ngayon pagdating sa mga scooter nila.
maganda yung ating digital meter natin dito. So ngayon, pagpasensyahan nyo lang kasi hindi naka-activate yung motor. So wala tayong idea. Magpakita na lang tayo ng slides dyan kung anong ang itsura niya pag naka-activate yung unit. Hindi ko na tinanggal yung plastic dito, mga brothers. Ito nga yung sabi ko, mataas yung kanyang windshield. Kahit papano kung nakasalubong sa yung araw, eh makikita mo pa rin yung panel mo. No, meron lang tayong single button dito kung gusto natin baguhin yung settings ng panel. Okay? Dito sa kanan, mga brothers, meron lang tayo ritong saktong handle grip para sa isang large na kamay. At merong maliit na M bar dito, pero bakal naman siya. Okay? Yung switches niya, I can tell kahit papano, premium na rin. At komportable naman pindutin. Okay? Ayan, yung switches ng power. O yung starting, on and off ng ilaw. Ito yung kill switch na scooter for the safety. Sa kabilang side naman, nasa ilalim ang turn signal lights natin. Maganda naman ang engagement. Ang horn sakto sa aking thumb. Low beam at high beam. At magandang balita, meron pa siyang flasher dito, no? Nabibira natin makita sa mga ganitong klaseng scooter. Meron tayo ritong ordinary na brake lever lang, mga brothers. Pero good thing, sinamahan nila ng park lock feature. So ito, magagamit nyo ito pag nagpa-park kayo, no? Lalong-lalo na sa mga pasubsob o mga papanik na daanan. So, ma-approach din dito yung handle grip, mga brothers, and also yung end bar na bakal. Pagbaba naman, mga brothers, meron tayo ritong malalim na pockets. Parehas lang naman sila. At good thing, meron siyang USB charging port. Ayan. Ayan, oh. Chinek ko to, meron pang Type-C, oh. Diba? So, dalawang klase na yung kanyang charging port. Meron tayong utility hook kung sakaling may mga dala kayong dalahin dito. At ang plastic, maganda na ang quality. So hindi ko nga pala ito na fairings check. So ngayon tingnan natin kung ito ba'y nagbibend. Oh, ganda oh. Oh. Parang sa mga Japanese brand na rin, mga brothers, oh. Sigurado pag ito na bangga nyo, hindi ito masyadong magsha-shatter. Tutupi lang ito katulad sa mga kakompetensya. All right. So ngayon, mga brothers, pag-usapan natin ang riding ergonomics nitong Icon 150 ng Keyway. So tanggalin natin siya sa kanyang pagkaka-centered stand. So ganito po ang itsura, mga brothers. Pag nakaupo na ang isang katulad ko na may taas na 5'4 at may reach na 20 inches pagdating sa braso at merong bigat na 52 kilograms. So skinny lang po ako, mga brothers, on the wheels. As you can see, mga brothers, lapat naman ang aking dalawang paa dito sa floor, no? At least hindi tayo nahihirapan. So I guess mare-recommend ko ito sa mga 5 flat hanggang 5'5 na riders dyan. Eh sigurado hindi kayo mahihirapan dito. Siguro mga 5'6 dito, eh lalong-lalo na pataas, no? And also, check natin yung kanyang seat height. May taas ito na 770 mm lang. So napaka-Asian friendly talaga yung ginawang design dito ng Keyway pagdating sa bago nilang Icon 150. At meron siyang ground clearance na 125 mm. Medyo mabababa lang. So recommended ko rito kung dadaan kayo sa mga malalalim na lubak o matataas na humps na akala mo parang bubong ng bahay, eh alalay lang kayo, mga brothers. Baka kasi sumabit yung underneath ng scooter. So meron siyang dry weight, mga brothers, na around 106 kilograms. So napakagaya lang, mga brothers, for the 150cc na scooter. Okay? So pag-usapan natin, mga brothers, yung kanyang riding gesture, no? Medyo may kababaan lang konti yung kanyang handlebar dito. Pero okay lang naman, loose ang aking braso at maiksi lang ang aking reach, no? So ito, makakapagbigay ito ng komportabling riding experience pag minamaneho mo. Kahit mapalong ride, and even kahit matraffic ka pa sa mga syudad. And then meron tayo rito ng malapad na floorboard. At for the reference, I'm 7.5 pagdating sa size ng paa. So kahit mga malaki yung paa nyo rito, kayang-kayang accommodate ng floorboard, mga brothers. May option ka dito, and then may option ka dito. So ganito rin, no? And then, kahit papano naman, kung matangkad ka, pwede ko matras dito para hindi tumama yung tuhod mo. Pero ako, maliit lang ako, so kahit sumagad ako dito, hindi naman sasabit. And then meron tayong turn radius dito na malaki at mababa ang seat height, sabi ko nga kanina, kaya ito matutulak nyo ito. Ayun, oh. Sabi ko, lagi kong tinitignan eh, pagka mga masisikip na parking lot, lalo na sa mga mall, kung nakatira kayo sa mga pasilyo, makikipot na daanan, kahit di na kayo bumaba rito, mga brothers, di kayo pahihirapan itong Keyway Icon 150.
Going sa electronics nitong Icon 150 mga brothers, meron tayo ditong split LED headlamp. Ito na yung mga modern style mga brothers na hindi nyo na po kita yung kanyang bumbilya. So meron siyang apat na blocks ng headlight. So dalawang high beam yan and also dalawang low beam. So sistema naman yan pag high beam nyo, lahat yan nakailaw na. Sigurado naka super white ang ilaw nito. And then ito yung ating daytime running lights mga brothers. Ang ganda ng guhit niya. Pagdating dito, babali, pakaliwa. O, diba? Turn signal light sigurado ito, mga brothers. Yan, nandito sa tabi ng daytime running lights natin. Alright. So, punta tayo dito sa likod para makita naman natin ang LED tail lights nito. Sabi ko nga, ganun din ang approach, diba? Meron din siyang daytime running light pagdating sa kanyang tail light. At ito yung liliwanag kung sakaling pumipreno kayo. No? Ito yung turn signal lights na rito sa likod. LED na ito mga brothers, na flexible siya konti lang at sigurado iingatan nyo ito dahil pwede itong mabali. No? May reflector tayo dito sa likod at meron tayo ditong plate light sa ating plaka. Good thing yung lagay ng plaka dito, may extra nga metallic o bakal dito, hindi siya yung rekta dito sa fender, di ba? Add-on. Fender niya, ganun din, napiplex, so kahit papano, kung maa-atrasan nito o kung makaka-atras kayo, eh hindi siya basta-basta mababali. Going dito sa front suspension niya, meron itong telescopic port, okay? And then disc brake na rin yung harapan nito na naka-single path piston ang caliper niya, no? Yung mags niya, it's something, ito yung gustong-gusto ko sa motor kasi bumagay talaga dito sa pagka matte gray finish nitong scooter na ito. Ito, I guess, metallic gold dito. At gloss finish po siya mga brothers. Ganda rin ang design ng mags. No, I don't know kung anong klaseng design ito ng mags. Comment nyo nga dyan kung anong klaseng design ng mags yan. Pero ang size niya is 14 inches. No? May tire size tayo dito ng 80 by 90. At ito po tubeless na rin. And branded by Cordial. Okay. Punta tayo dito sa likod para ma-check naman natin kung anong meron dito. No, meron tayo ritong single suspension. Ayan, no. Ito po yan mga brother, non-adjustable po yan. Naka-drum brake naman yung preno nito, no? Naka 14 inches din ang gulong nito mga brothers dito sa likod at may tire size na 90 by 90 na tubeless and also branded din ng Cordial. Tignan nga natin, okay yung design ng ginawa ng Cordial, oh, mga brothers. Oh. Ang ganda ng cuts nila. Oh. Ayan, oh. And may pagka soft compound na rin ito kung hindi ka naman maselang kahit wag mo muna ang palitan. Ang tambucho natin mga brothers dito, flat finish po na high temp ang kulay. Good thing, ito naman mostly ang mga scooter. At yung tip natin dito is a dark gray and single exit po yung ating muffler dito. No, ang ating heat guard o muffler guard, no, flexible na rin. Wala tayong po problemahin at nakatornilyo ito ng alim bolts na stainless. So mga brothers, pag-usapan natin yung makina ng motorsiklo. So kargado nga ito ng 150cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valves, no? So ito mga brothers is air-cooled po ito. Ayan, marami na naman magre-reklamo at ito po ay patuloy naming i-explain sa inyo para po malinawan ang isip nyo, no? Okay lang po siya na gawing air-cooled dahil mababa lang po ang compression ratio niya na pumapalo lang po ng 10.3:1. So wala pa po siyang 11 pagdating sa kanyang com ratio. So okay lang po yun, no? Yung sinasabi niyo mga brothers na naka liquid cooled na scooter, yan po yung matataas yung compression ratio na 11 pataas, no? Meaning po mainit po talaga ang working temperature ng makina dahil malakas po ang power ratio noon. Alright. So anyway, carburetor type pa po ang kanyang fuel system. Okay, so hindi pa po siya FI. Ang advantage naman ito, madali lang ang maintenance, kahit mabaha yung motor nyo, madali nyo mapapagawa at madali nyo makakalikot o madala sa mga local shop. And then meron pa siyang features na KAP o Keyway Extra Power, katulad sa ibang brand na magbibigay sa inyo ng extra power and fuel efficiency pagdating sa konsumo. Ang kagandahan pa rito mga brothers, meron pa siyang kickstart, di ba? Kung sakaling mamatay yung baterya mo, all of a sudden, pwede ka pa rin makauwi using ng kickstart mo. Hindi katulad sa ibang walang kickstart, talagang titirik ka na. Alright. So pagdating sa power ratio mga brothers, meron po siyang 7.3 kilowatts pagdating sa kanyang dulo at kaya namang umarangkada ng 10.3 newton meter of torque naman.
So mga brothers, nakaikot na nga tayo dito sa bagong scooter ng Keyway. Ito nga yung Icon 150. So ngayon mga brothers, pag-usapan naman natin yung presyo para magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyo itong kunin ng cash or terms. Okay? So meron siyang cash price ngayon mga brothers na 69,900 pesos. Ngayon kung gusto nyo naman kunin ng terms, magda-down lang kayo ng 5,000 pesos at magmamonthly kayo for 3 years ng 3,296. Ngayon pag lagi kayong updated sa mga due dates nyo, meron kayong rebate na 300 pesos. So mababawasan pa po yung monthly nyo. So mga brothers, pag-usapan naman natin sa comment section kung ano ang inyong mga opinion pagdating sa bagong motor ng Keyway. Ito nga yung Icon 150. At syempre, share nyo na rin ang ating episode kung dito kayo sa Facebook nanonood. At syempre, follow nyo na rin ang ating Facebook page para sa konting suporta. Ngayon naman mga brothers, kung dito kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na kayo. Click nyo yung notification bell at syempre, share nyo na rin ang ating episode para mas malayo pa ang mapuntahan nito. Okay, so mga brothers, ako po si Art. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk-around review. Until next time, ride safe and cheers!